iba ba yun? Wala na sumasagot ang halal. Iba ba yung ating mga pinag-aralan? Amen? Sige, may mga narinig ako malakas na amen eh. So, pagtatanong ako ha. Ano ang pinakaunang title ng ating turo? Amen. So, palapahan mo na tayo. Love not the world, but His word. Atin, nakikinig. Ano ang second service natin? Ano ang title? Amen. So, Christian LCM or Christian Love, Courtship, and Marriage. At yung pangapat natin ay pangatlo pa lang muna. Excited. So, ang pangatlo natin service ay Amen.
Amen? At si King Solomon ay isa sa pinakamatalinong hari. Si Solomon ay isa sa pinaka, as pag sinabi pinaka, the best of the best. Siya yung pinaka, siya yung isa sa mga nasa taas na matatalinong hari. As in, matalino siya. Isa siya sa pinakamatalinong hari na tumuntong sa balat ng lupa at naging hari. He is one of the wisest kings. Amen? At si King Solomon bilang isang kabataan at bilang isang hari, dahil nga hari siya, may kakayahan siya na i-explore ang lahat ng bagay. Amen? Dahil hindi limitado sa kanyang pag-explore ng mga bagay. Dahil halos lahat kontrolado niya. Yung land, yung lupain, yung kaharian niya, kontrolado niya lahat. Kahit ano kaya niyang gawin doon. Pera, wala siyang problema sa pera, sa salapi, sapagkat nasa kanya lang yun. Dahil hari siya. Amen? Kaya may kakayahan siyang mag-explore. At pinag-aralan niya o in-examine niya. In-examine ng the preacher. Solomon is also called the preacher sa Bible. Amen? Pinag-aralan niya ang wisdom, riches, and pleasure. Amen? Pinag-aralan niya itong tatlong to bilang isang kabataan. Kung anong kahulugan ng wisdom. Ano sa Tagalog ang wisdom? Ano sa Tagalog ng wisdom? Karunungan. Ang karunungan, pinag-aralan niya. Pero hindi siya nag-stay sa karunungan. Lahat ng aspeto ng buhay ng isang kabataan, pinag-aralan niya. Ano yung isa? Riches. Ano ibig sabihin ng riches? Kayamanan. Amen? And pleasure. Ano ibig sa ano sa Tagalog ang pleasure? Karangyaan. O sa salita natin, pritso. Amen? O yun yung mga magpapasaya sa atin. Amen? Pleasure. Karangyaan. Amen? Pinag-aralan niya itong tatlong aspeto na ito. Pinag-aralan niya ang karunungan, pinag-aralan niya ang kayamanan, at pinag-aralan niya ang karangyaan. Amen? At nung pinag-aralan niya itong tatlong to, in-examine niya itong tatlong to, sa Book of Ecclesiastes, in-state niya rito kung alin yung vanity at alin yung good. Ano ibig sabihin ng vanity? Ano yung sabihin ng vanity? Oh, Tagalog. Or explain vanity. Ano yung sabihin ng vanity? Yung para sa sarili mo. Yung pagiging makasarili. Amen? Also called a selfishness. Yun ang vanity. Kaya nga, yung mga vain, kung tawagin, di ba? Yung mga selfie ng selfie. Yung walang ibang laman yung cellphone nila, kundi puro mukha nila. Iisa lang naman ang itsura, pero 500 photos. Iisa lang naman ang post. Yun yung mga way. Yun yung mga mahal na mahal yung mukha nila. Yun yung mga GGSS. Gandang-ganda sa sarili o gwapong-gwapo sa sarili. Amen? Yun yung vanity. And he saw what was also good. Kung ano yung mabuti sa mga ito. Ano nga uli yung tatlo? Wisdom, riches, and pleasure. Pinaghiwalay niya o in-state niya rito kung alin dito yung para sa sarili mo lang, yung para sa, yung wala namang ikalalago, hindi naman ikalalago ng espiritu mo. Amen? At yung kung ano rito yung mabuti. Pinaghiwalay niya to. At ito yung mga suggestion niya or exhortation niya
para sa mga kapatahan. Amen? So ano yung sinabi niya rito? Ano yung sinabi niya sa mga kabataan? Ecclesiastes 11 verse 9. Rejoice in your youth. Ano ibig sabihin nun? Maging masaya kayo sa inyong kabataan. Ayaw mo ng problema niya. Hindi hasil sa atin yan. Maging masaya sa inyong kabataan. Eh normal sa kabataan yan eh. Amen? Ang maging masaya, ang maging mapaglaro. Ang mga kabataan na eh, hirap na hirap mong paupuin sa papasamahin, paatinin sa gawain ng Panginoon. Pero pag sinabi mong maglalaro na ba, nagkakaripasan, nag-uunahan pa. Amen? Dahil nature natin yung mga kabataan, mapaglaro tayo. Masyado tayong playful. Amen? So yun ang sinabi ng, yun ang first exhortation ni Solomon. Ang sabi ni Solomon, rejoice in your youth. Maging masaya kayo sa inyong kabataan. Amen? Sino ang masaya rito na isang kabataan? Taas ang kamay, yung pinakamataas. Yung hindi nagtaas ng kamay. May kalungkutan kayo? Hindi ba masaya? Hindi ba masaya yung kabataan? May pinagdadaanan ba kayong problema? Or kahit na anong struggle sa buhay. Kasi sabi ni King Solomon, rejoice in your youth. Maging masaya kayo sa inyong kabataan. Huwag niyong kakalimutan maging maligaya. Amen? Be happy. Ika na. Amen? Maging masaya ka. Pumunta ka lagi sa Jollibee. Kasi sa Jollibee, bida ang saya. Di ba? Ay, Corny, natawa kayo, no? Di ba? Kasama niyo si Joey. Tapos magreklamo kayo kay Michael. Kay Mikey ba? Reklamo kayo. Pag naubusan kayo ng burger. Ha? Sama niyo si Antonia at si Antonia. Amen? So rejoice in your youth. Maging masaya kayo bilang isang kabataan. Ano ang kanyang pangalawang exhortation? Ano ang kanyang pangalawang suggestion o gusto niyang iparating sa mga kabataan tungkol sa pamumuhay bilang isang kabataan? Remove sorrow and evil from your youth. Ano sa Tagalog yun? Remove sorrow and evil from your youth. Ano ang sorrow? Sorrow, hindi yung nakamaskara na may espada. This is the sorrow. Ang sorrow, ano yung sabihin ng sorrow? Bigat. Kalungkutan. Amen? Remove sorrow. Kalungkutan. And, ano yung isa? Evil. Ano yung evil? Kasamaan. Remove sorrow and evil from your youth. Ecclesiastes 11 verse 10. Next, Ecclesiastes 12 verse 1. Remember God in your youth. Yun ang kanyang pangatlong exhortation. Yun ang kanyang pangatlong bilin sa ating mga kabataan. Amen? Remember God in your youth. At yun ang title natin. Amen? And fourth, reflect upon what is coming. What do you mean by reflect upon what is coming? Pag-isipan natin, mabuti ang ating hinaharap. Amen? Amen? Pag-isipan natin mabuti kung yung ating hinaharap. Dahil mga kabataan tayo. Marami pa. There's still a long journey ahead of us bilang isang kabataan. Amen? Ecclesiastes 12 verse 1. So ano yung apat na exhortation niya? Number 1? Rejoice in your youth. O maging masaya kayo sa inyong kabataan. Pangalawa?
remove sorrow and evil from your youth. Pangatlo, remember God in the days of your youth. And the fourth one is, reflect about what is coming. Amen? Siguro, wala tayong problema sa number one, di ba? May problema ba kayo sa number one na maging masaya tayo bilang kabataan? Alam ko wala tayong mga issue doon. Pero maaaring sabihin niyo sa akin, eh paano po yung remove sorrow and evil? Tatanggalin namin yung kasamaan at bigati. Remember God in your youth, aalalahanin namin ang Panginoon. At pag-iisipan namin kung ano na agad ang inaharap, eh hindi po ba? Pag ginawa namin itong tatlong to, mawawala na yung pinakauna. Hindi na namin mai-enjoy yung kabataan namin. Di ba? Maaaring matanong niyo sa akin yan, na, o maaaring tanongin niyo rin sa Lord na, hindi po ba, baka naman pag tinanggal namin yung kasamaan, o tinanggal namin yung kalungkutan, o inalalakan namin Panginoon araw-araw, at pinag-isipan namin mabuti yung future namin, eh baka hindi na namin ma-enjoy yung kabataan namin. Hindi namin maging masaya sa ngayon. Amen? Pero, ang sabi ni Solomon, posible. Amen? Posible na mangyari ito. Na mapagsabay-sabay mo itong apat na ito. Amen? Amen? At hindi nito tatanggalin ang kaligayahan mo bilang kabataan. Amen? Nakikinig po ba tayo? Amen? Sige, palakpakan muna natin ang Lord. So ngayon, I will give you several good reasons kung bakit dapat nating alalahanin ang Panginoon. Amen? So ito ang mga reasons natin kung bakit dapat natin alalahanin ang Panginoon sa ating kabataan. Kung bakit hindi natin dapat isi-include ang Lord sa ating buhay kabataan. So these are the reasons. Nakikinig pa ba tayo? Amen? Nakikinig pa tayo? So number one reason, pinakaunang dahilan kung bakit hindi natin dapat tanggalin ang Diyos sa ating buhay kabataan, dahil ang buhay kabataan ay walang kasiguruhan. At ang future natin ay walang kasiguruhan. For tomorrow may be late. Amen? The future is uncertain. Hindi tayo sigurado sa ating kinabukasan. Amen? May gets ba natin? Ikaw alam mo na ba kung anong mangyayari bukas? Alam mo na ba kung anong mangyayari bukas? Sabihin mo ngayon, uulat bukas. Sigurado ka bang uulat bukas? Paano kung hindi ang uulat bukas at nagsinungaling ka ngayon? At kinabukasan na matay ka agad? Saan ang punta mo? Diba? Paano kung sinabi mo, eh bukas engineer na ako? Eh paano kung hindi ko pala naging engineer? Nasa out of 50 na exam, 25 ang passing, 24 naman tama mo. Hindi ka nakapasa. Hindi ka naging engineer. E di sinungaling ka ngayon. Ang laki ka agad ng kasalanan mo. Amen? Nagigets niyo ba ako? So number one reason kung bakit natin kailangan alalahanin ng Panginoon, because our future is uncertain. Hindi tayo sigurado sa kinabukasan natin. Amen? At under sa category na ito na the future is uncertain, we have certain bullets. At isa sa mga topics nun ay because death respects no person. Agree ba kayo doon? Walang nire-respeto ang kamatayan. Tama na di. Walang nire-respeto ang kamatayan. Kahit sino ka pa, pag dumating sa'yo ang kamatayan, wala kang magagawa. Kahit gano'ng ka makapangyarihan. FPJ, kilala nyo? Sikat na sikat, di ba? Artista.
Halos lahat, idolo siya. Napakayaman. Napaka-ma-influensyang tao. Amen? FPJ. Pero sa isang iglap lang, ganun-ganun lang. Inatake ng high blood. Namatay. Nasaan siya ngayon? Nandito pa ba? Amen? Nagigets niya ba ako? Gets niya ba? Death respects no person. Walang ginagala. Walang nire-respeto ang kamatayan. Walang sinasanto ang kamatayan. Kahit sino ka pa, kahit gaano ka pa kalakas, kahit gaano ka pa ka-healthy, pag oras mo na, oras mo na. Amen? Pag kinuha ka na ni Lord, wala ka nang magagawa. Bye-bye ka na sa muntong ibabaw nito. Amen? Amen? Walang nire-respeto ang kamatayan. Kahit kabataan, hindi ka safe sa kamatayan. Alam mo yan, di ba? Hindi ka ligtas sa kamatayan. Hindi mo pwedeng sabihin na, eh, bata pa naman ako, mahaba pa buhay mo. Di ba? Di ba naman ako mamamatay? Diyan ka nagkakamali. Napakarami kong kilalang kabataan. Kaedad ko at maraming mas bata pa sa akin. Nakausap ko lang kahapon, kausap ko lang nung isang araw, kausap ko lang nung nakarang linggo. Pero ngayon, hindi ko na makakasama ko. Hindi ko na muli makakausap pa. Dahil wala na sa mga ibabaw. Ganun-ganun lang. Nawala sila sa mundong ibabaw. Napakasakit sa damdamin mo. Lalo na pag malapit sa puso mo. Lalo na pag kilala-kilala mo. Lalo na pag araw-araw mo siyang nakikita, araw-araw mo siyang kausap, lagi mo siyang nakikita, lagi mo siyang kausap, tapos ganun-ganun lang mawawala. Alam niyo yung pakiramdam na ganun? Na yung hanggang kinabukasan, kahit wala na siya, kahit patay na siya, na parang hindi ka pa rin makamuhod, napipicture mo pa rin siya sa utak mo. Naranasan niyo na ba yun? Kasi ako ilang beses ko nang naranasan. Napakarami kong kasamang kabataan, napakarami kong ilalang kabataan. Huwag na lang sabihin kilala, kaibigan, katropa. Wala na ngayon. Ganun-ganun lang. Ganun-ganun lang sila nawala sa mundong ibabaw nito. Napakabilis. Kaya sinasabi na death respects no person. Kahit mga sikat, hindi sinasanto ng kamatayan. Napakaraming kabataan na namatay na sikat, di ba? Nico Soto, Marquicello, kilala niyo si Marquicello? Starstruck, di ba? Ultimate survivor, dream, believe, survive, pero hindi siya nag-survive. Ilang taon siya nang namatay siya? 19, 13, 20 years old. Isipin mo, mas matanda pa ako, wala na siya dito sa mundong ibabaw na to. Amen? 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 Nagigisip mo yung gusto kong sabihin? Napakarami pa. Sa Hollywood, Terry King, 17 years old, died of cancer. Isipin niyo yun? 17 years old, namatay sa cancer. 17 years old, ni hindi pa nga nagde-debut, namatay sa cancer. Yung cancer, sakit ng matanda yun. Hindi. Walang pinipiling edad ang cancer. Walang pinipiling edad ang kamatayan. Amen? Amen? Nagigets pa ba natin? Sige, pumalakpak muna tayo kung naiintindihan natin.
Dito tayo lahat tumingin ha, tingin tayo dito sa harap. Ako, may kilala ako, babae, kaibigan namin. Kasama pa namin gumagala. Kasama pa namin. Actually, bago siya nawala nga eh. Ilang a week ago lang, kasama pa namin na namasyal, gumala. Tapos mababalitaan ko na lang na pinaring sa ulo. Hinulda at pinaring sa ulo. Anong klaseng tao ang gagawa mo? Halang ang kaluluwa. Hold up in na, kailangan papatayin yung tao. Eh yung kaibigan ko yun, babae, buntis pa, may anak, 8 months, isang buwan na lang mamanganak na, isang buwan na lang magkakababy na. Alam mo, hindi ko maintindihan yung galit ko yun. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman kong sama ng loob. Parang gusto kong hanapin yung taong pumatay. Isipin mo yun, sa isang iglap lang, ilang oras lang nangyari, 10 minutes lang, dead on the spot na siya. Doon mismo sa pangyayari. 10 minutes lang ang lumipas na panahon, dalawang tao agad ang patay. Isipin mo yun? Sa isang kalapit lang ng baril, dalawang buhay ang binawi niya. Amen. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataon yung isa na maranasan ang ganda ng buhay. Nasa tiyan pa lang, kinuha na. Isipin mo yun? Meron pa akong kilala, isang kabataan din, kaibad ko mismo. At sobrang nanghinayang ako. At sobrang na-burden yung puso ko. Dahil kasabayan ko to eh. Kasabayan ko sa inuman pa. Siya lagi kasama ko. Pag may problema akong pinagdaraanan, siya ang kausap ko. Nang laging solusyon namin, ala. Siya laging nagpapayo sa akin. Pag may problema ako nun, siya lagi yung nag-encourage sa akin. Siya lagi yung nagsasabi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Walang mahirap, walang imposible. Basta may ala, sabi niya. Kaya-kaya natin ng pasanagan. Tapos mababalitaan ko na lang, nagbigtig. Nagpakamatay. As in, bigtig. Sinabit niya, yung liig niya sa lupi. Sino mo yun? Siya yung nag-i-encourage sa akin. Siya yung nagsasabi sa akin na kaya mo yan, kaya mo yan. Tapos, gano'n, siya pa yung nagdibdib, siya pa yung nagpakamatay. Sabi ko, akala ko sa kanta lang nangyayari ito. Akala ko sa buloy lang nangyayari ito. Diba? Ganun yung kantang buloy. Akala ko sa kanta lang nangyayari ito. Maaari palang mangyayari sa totoong buhay. Sobrang nanghihinayang ko. Kasi, simula nung tumayo ako, hindi ko na siya nakakasama, hindi ko na siya nakakausap madalas. Dahil nga, parang taliwas na yung, salungat na yung buhay na tinatahak namin. Nagigets niya ba? Nagigets niya ba? Kasi, ito yung buhay na tinatahak niya eh. Manginginom pa rin siya eh. So, hindi na kami nagkakausap. Hindi na kami nagkakasama. Shit, di na kami nagkaka-banding.
at ganun-ganun na lang mababalitaan ko naman. Kaya sobrang nagagahal pa ako sa sarili ko kasi bakit hindi ko man lang siya nagawang bahaginan ng salita ng Diyos. Sayang yung kaluluwa ng taong to. Napakabuting tao, napakabuting kaibigan. Sayang ang kaluluwa. Hindi ko man lang nasabi sa kanya ang katotohanan. Sabi ko, sana bago siya. Sinasabi ko ang sarili ko na pinipigil ko isipin sa sarili ko na sana siguro nung bago siya namatay, baka naman nakapag-repent siya. Pero hindi. Kasi nagbinti siya. E pag nagbinti ka, automatic ang buhay mo. Hindi tatanggapin sa langit. Amen? Kung suicide is a crime sa mata ng Panginoon, hindi justifiable ang magpapakamatay sa mata ng Panginoon. Maintindihan ba natin? At ganun-ganun na kinuha niya yung buhay niya. Sayang. At mayroon pa. Isipin nyo, napakarami kong kilala, no? Nung wala na ngayon. At alam ko, kilala rin ng karamihan na nandito sa atin. Dating instrumentalist natin. Dating nagki-keyboard, dating nagigitara. Amen? Dating tumutugtog sa church na to at kilala ng karamihan ng kabataan dito sa atin na matatagal na. Kilala ng mga kabataan dito. Amen? Tapos ganun-ganun lang sa isang biglap na sa dasaan ng truck. Tinawian agad ng buwan. Isipin ko yun. Kasama mo lang. Kakwentuhan mo lang. Actually, bago nga siya nawala nun, magkausap pa kami ilang araw lang bago siya nawala. Pinagpaplanuhan namin yung itatayo namin business. Pinagpaplanuhan namin kung paano namin paghahatian yung itatayo namin. Computer siya, yun ang pangarap namin lang. Makapagtayo kami ng computer siya. Pinagpaplanuhan namin kung paano namin paghahatian, kung paano namin i-execute lahat, inaayos namin. Tapos tatlong araw lang ang lumipas, simula nang nag-usap kami. Pauwi siya galing trabaho. At working student. Nagtatrabaho siya para mapag-aral niya ang sarili. At graduating. Take note. Four-year college. Gagraduate na. Ganun-ganun lang. Nasagasaan ang mga. Walang natirang buhay sa kanya. Yung sakit, yung galit, yung panghihinayan, yung manamang nararamdaman ko, hindi ko may paliwanag. Hindi kaya ni paliwanag. Hindi ko may paliwanag sa salita. Yung nararamdaman ko, sakit. Yung nararamdaman ko, panghihinayan. Yung nararamdaman ko, galit sa mundo nun. Dahil hindi ko matanggap eh. Hindi ko matanggap na nangyayari itong mga bagay na ito. Naiinis ako, nagagalit ako, naaasar ako. Dumating pa nga sa punto ng buhay ko na kinestol ko ang Panginoon. Dumating sa punto ng buhay ko na nagdamdam ako sa Panginoon. Nagdamdam ako sa Lord. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit? Napakaraming masasamang tao sa mundong ibabaw na ito. Pero bakit sila itong mga tao ito ang pinili mo ko? Nagigets nyo? Naintindihan nyo? Napakaraming masamang tao sa mundong ibabaw na to. Sabi ko, Lord, bakit di ka nalang namili doon sa isa sa mga preso? Dapat doon ka nalang bumulot, nagpalabunutan ka nalang doon sa mga nakakulong eh. Dahil sila naman yung mga deserving na mamatay. Sabi ko, sila yung mga karapat dapat namatay. Sila yung may karapatan punin mo ang buhay. Yun ang sabi ko sa Panginoon. Nagagalit talaga ako sa Panginoon.
nagdadamdam ako. Bakit? Bakit? Puro bakit? Puro katanungan. Hanggang sa pinaliwanag sa akin ng Panginoon na gusto niyang makita ko. Gusto niyang makita namin ng mga kabataan na iniwan niya. Na death is uncertain. Walang pinipiling nila. Walang pinipiling tao ang kamatayan. At believe ko na isa yun sa mga dahilan kung bakit narito ako ngayon sa harap niya. Isa yun sa mga naging reasons, sa mga naging inspirasyon ko. Na nang tinawag na ako ng Panginoon para paglingkuran siya, eh hindi na ako nagkalawang isip ibigay ang buhay. Dahil tinanong ko sa sarili ko, eh paano kung ako nang namatay? Nangyari sa kanya, hindi imposible mangyari sa akin. Amen? Nangyari sa kanya, hindi imposible mangyari sa bawat isa sa inyo. Para kung lumabas tayo ngayon dito, tumawid tayo mamaya sa highway at masalasahan din tayo. Paano kung mamaya pagtulog natin mamayang gabi at di na tayo magising? Paano kung ang kamatayan ay nag-aantay na pala para sa bawat isa sa akin? Sigurado ka ba kung saan ka pupunta? Sigurado ka ba na ang susundo sa'yo eh mga nakakotit na ipangpa o mga nakaitim? Saan ang tungo mo pag nawala ka sa mundong iba ko? Isipin mo, alam ko, bawat isa sa atin dito nawala na ng minamahal sa buhay. Amen? Alam ko, bawat isa sa atin dito, imposible hindi. Alam mo lahat sa atin dito nawalan na ng minamahal sa buhay. Because death is uncertain. Walang nire-respeto ang kamatayan. At yun ang gusto kong ipaintindi sa inyo sa akin. Amen? Kaya isa yan sa mga dahilan kung bakit kailangan mo alalahanin ng Panginoon sa inyong kabataan. Eh kung may Panginoon ka sa puso mo ngayon, kahit kabataan ka, hindi ka matatakot sa kamatayan. Amen? Hindi ka matatakot mamatay kung may Diyos ka sa puso mo. Dahil alam mo, kahit mamatay ka ngayong araw na to, dahil alam mo na mamamatay ka sooner or later, pero may Diyos ka sa puso mo, alam mo na papasok ka ng langit at may walang hanggang buhay ka doon. Amen? Siya palang pangunan natin ang Panginoon. Kaya yun ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ko alalahanin nyo ang Panginoon kahit kabataan pa lang ngayon. Huwag kayong lumayo sa Panginoon. Amen? Hindi ko ito sinasabi sa inyo para takutin kayo na mamamatay na kayo. Hindi yun ang purpose ko kung bakit sinasabi sa inyo ito na ang kamatayan ay darating sa kahit sino. Sinasabi ko sa inyo ito para imulat kayo sa katotohanan. Amen? Imulat kayo sa truth na death is so uncertain. Death comes to anyone. Darating at darating ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Amen? At wala tayong kasiguruhan kung hanggang kailan lang ang buhay natin. Actually, life is too short. Totoo. Bakit? Ano na lang ba ang average na edad ng isang tao ngayon? 70 years old, hindi ba? 60 years old, mapalad ka na pag umabot ka ng 80. Mapalad ka na pag umabot ka ng 90.
At sobrang swerte ko na pag nakatungtong ka pa ng 100. Ganda na lang kaigli ang edad ng tao ngayon. Hanggang 70 years old. Hanggang 60 years old. Eh bakit? Nung unang, bakit sabi natin maigli? Eh kasi nung unang panahon po, napakahaba ng buhay ng tao. Alam niyo ba na si Adan at si Eva? Eh halos kulang-kulang 1,000 years dito sa lupa. Umabot sila ng 900 years. Si Abraham, si Noah, umabot ka ng mga 100 years. Isipin mo yung buhay ng tao ng noon. Daan-daan taon ang nilalaki rito sa lupa. Pero ngayon, 70 years old, napakonti nito. Eh yung iba ay hindi na nga tumutungtong sa edad na to. Sa edad na 50, nawawala na sila. Sa edad na 40, sa edad na 30, sa edad na 20. At marami, nasa teen age nila nang nawala sa mundo ng mga mga. Amen? Amen? Naalala ba yung kunento ko sa inyo na nakaraan nyo? Yung batang na influensya ng nilalaro niya na yung Call of Duty na pumasok siya sa eskwela niya at pinagbabayaran yung mga kaklase niya. Naalala niyo ba ito? Nung kunento ko sa inyo na nakaraan. Nang ilang taon ba yung mga pinagbabayaran niya ang kaklase niya? Puro 10 years old pa ba ba? Isipin niyo, 24 na bata, hindi pa nga kabataan eh, as in bata, mga immature, mga hindi pa, wala pang kabuwang-buwang sa mundong ibabaw na to, hindi pa nararanasan yung sakit, yung hirap ng buhay na to, na wala na kaagad sila. Eh how much more tayo may mga isip na? Amen? Kaya hindi ko sinasabi sa inyo ito para takutin kayo. Amen? Sinasabi ko sa inyo ito para gisingin kayo na bukas makalawa, maaari ka na rin mamatay at mawala sa mundong ibabaw na ito. At pag nangyari yun, na itanong mo na ba sa sarili mo kung saan ka pupunta? Kung saan ang patpat ng buhay? Amen? Amen? Naintindihan niyo ba? Nagigets niyo ba yung gusto kong ipatid sa ito? So, youth, the future has no guarantee. The future is uncertain. Wala tayong pasiguraduhan sa kinabukasan. At under nun ay, ano yung pinakauna? Death respects no person. Walang nire-respeto ang kamatayan. At ang ikalawa ay, because Jesus is coming soon. The Lord is coming soon. Amen? Pabalik na ang Panginoon. Pabalik na ang second coming of Christ. Amen? Sige palang pahan muna natin ang Panginoon. Babalik na ang Panginoon. Babalik na si Kristo. Kaya, hindi nyo ba napapansin itong mga nangyayari ngayon? Yung kinikwento ko sa inyo nung nakaraan na implantation of microchip, yung mga nangyayaring bagyo, yung mga nangyayaring lindol, yung mga nangyayaring sakuna na hindi na normal, hindi na talaga normal ang mundo ngayon. Isipin nyo, ang Pilipinas nasa equator, di ba? Nasa equator ang Pilipinas, di ba? Isa tayo sa pinakamainit na bansa, di ba? Isa tayo sa mga nakakaranas ng mainit na panahon. At imposible magyelo sa Pilipinas. Amen? Pero late lang, hindi ba umulan ng yelo? Umulan ng yelo sa Baguio? Umulan ng yelo sa Tagaytay? Umulan ng yelo sa Cavite, sa Las Piñas. Amen? Normal ba yun? Normal bang pangyayari yun? Ang umulan ng yelo sa Pilipinas? Maaari natin sabihin para sa mga hindi nakakalam na katotohanan. O may nakakatuwa, may snow na tayo sa Pilipinas.
Pero sa mga alam ang katotohanan, naghahanda na yung mga yan. Kasi alam nila, napapalit na si Kristo. Dahil hindi na normal ang nangyayari sa mundo ito. Abnormal na ang mga pangyayari. Global warming, bumabaliktad na ang panahon ngayon. Imet, nauubos na ang yelo sa Alaska. Natutunaw na ang yelo sa Alaska dahil sa sobrang init. At alam niyo ba yung pinabalita ng PhilBox ngayon? Alam niyo ba yung sinasabi ngayon na winawarningan ng PhilBox ang buong Pilipinas ngayon? Alam niyo ba yun? Ha? O yung may darating na pinakamalakas na earthquake na hindi pa nararanasan ng buong mundo? At saan gaganapin yung earthquake ngayon? Dito sa Pilipinas? Dito sa Pilipinas gaganapin ang pinakamalakas na lindol na hindi naranasan ng buong mundo. Nilindol ang Japan ng 7.8 magnitude. 7.8? Grabe na yun! Napakaraming namatay nun, libo-libo. Naubos yung building nila. Alam ito lahat, di ba? Dahil kaya nga, nawala ng visa nung nakaraang Japan, di ba? Pwede kayong mag-tour sa Japan ng kahit walang visa para maibalik lang yung tourism nila. Dahil bumagsak talaga ang ekonomiya ng Japan. Na-wipe out ang Japan. Eh alam niyo naman ang Japan, isang napaka-tanyag, napaka-economically stable sila. Isa sila sa pinakamataas na ekonomiya na bansa. Diba? Japan, kung saan ginagawa ang pinakamagagandang sasakyan, ang pinakamagagandang cellphone, sa Japan pinuproduce yan. Hayaan natin ang ekonomiya nila. Napakalaki ng building nila. Ang technology nila, napakaangat kumpara sa atin. Pero, na-wipe out ang buong bansa nila ng 7.8 magnitude earthquake. Isipin mo yun? 7.8 na yun? At sinasabi, mas malakas pa yung mararanasan ng Pilipinas. Diba, kawawa naman tayo, eh wala nga tayong mga building na katulad sa Japan na shampoo. Eh lahat nga rito sa Pilipinas, magkakapit bahay. Sa sobrang dikit-dikit ng mga bahay. Magsindi ka nga lang ng isang bahay, parang nagsindi ng bahay ng posporo na biglang sisiklap lahat eh. Diba? Dahil napakaraming barong-barong dito sa atin. Amen? At napakaraming lumang building. Tapos tayo pa'y napiling daanan itong lindol na to, na napakalakas. Isa na lang ang pupulutin ng Pilipinas. Baka kainin na tayo ng dagat. Kainin na tayo ng Pacific Ocean. Mawala na tayo sa mga bato. Ma-wipe out na tayo. Mawala lahat ng buhay nito. Amen? And these are the signs that the Lord is coming. These are the signs na pabalik na ang Panginoon. Amen? Ano sabi sa Bible? Ang mga bansa sa Europea ay magkakaisang muli. Eh, alam niyo ba yung Europe? Di ba magkakahiwalay na bansa yan ang Europe? Magkakahiwalay na currency? Di ba? May pera na euro, may pera na pound. Di ba? Magkakahiwalay yan eh. Pero magkukumbite na uli yan. Magsasama-sama ulit yan. Magiging isang bansa na ulit ang Europe dahil dyan magmumula si Antichrist. Kilala niyo ba si Antichrist? Kilala niyo si Antichrist? Si Satan, dyan magmumula si Antichrist sa Europe. At lately lang, ang Europe nagiging isa na. Ang Germany, pumapayag na sila na maging Euro na rin ang pera nila. Ang mga kaalay nilang bansa, ang mga kasama nilang bansa dito sa European Union, pumapayag na na pare-pareha sa sila ng pera, ng currency. Euro na lang daw ang tawag sa pera nilang lahat.
Ibig sabihin, nagkakaisa na sila ulit. Nangangahulugan lang na parating na talaga si Antichrist at babalik na si Kristo. Kilala niyo ba si Antichrist? Ano'y itsura ni Antichrist? Pangyan? Diyan kayo nagkakamali. Diyan kayo nagkakamali. Dahil si Satan ay isa o hindi isa, baka nga siya ang pinakagwapong nilalang nalalakad dito sa lupang ibabaw na doon. Si Antichrist ay gwapo. Gwapo. As in, gwapo. Walang sinabi si Dindo. Walang sinabi si Chikweka. Walang sinabi si Harry Styles, si St. Malik. Walang sinabi ang mga yan. Walang sinabi si Bieber. Walang sinabi yun. Kasi Bieber, maganda daw siya. Maganda ba yun? Walang sinabi ang mga yan. Walang sinabi ang mga gwapong yan. Dahil si Satan, siya ang pinakagwapong nilalang nalalakad dito sa mundo ng araw. Dahil si Lucifer, gwapo naman talaga siya. Anghel siya. Diba? Sa bright morning star, si Lucifer. Anghel si Lucifer. At gwapo siya. Kaya nga, sa sobrang gwapo ni Satanas, pag si Satanas ay lumakad sa mundong ito, siya ay paniniwalaan ng lahat. At siya ang makakapagdala ng kapayapaan sa mundong ibabaw na ito. Mapapag-isa niya lahat ng bansa sa mundong ibabaw na ito. Eh di ba ngayon nga nagkakagyera, nagtatalo-talo ang mga bansa? Ang China, kinakalaban lahat ng bansa. Ang kinakalaban ng China ang Vietnam, ang Philippines. Ngayon, pati ang Amerika, kakalabanin na ng China dahil tumutulong sa atin, sa Pilipinas. Pero pagdating ni Antichrist, mag-iisa lahat yan. Mapag-iisa niya lahat yan. Maniniwala lahat kay Antichrist. Kaya siya titingalain ang mga tao. Aakalain ang mga tao na siya ang tagapagligtas. Pero hindi nila alam na false prophet ito. Lolokohin lang tayo. At dahil maraming maniniwala, maraming magpapatatak ng 666. Amen? Maraming magpapatatak ng 666. Maraming magpapaloko. Maraming magpapadaya sa kanya. At itong 666 na to, pag natatakad ka ng numero ni Satanas, abay, wala nang bawian to. Hindi to yung pag tinatakad ka, buburain mo. Ay, wala na. Hindi to yung parang stamp sa school na may mga star, may mga very good. Hindi to ganun. Pag tinatak sa'yo to, permanente na sa'yo to. Wala nang bawian. Naisang lamo na yung kaluluwa mo kay Satanas. Diretso imperno ka. Amen? Kaya isipin nyo to. Isipin nyo yung mga nangyayari ngayon. Isipin nyo maigi yung mga nangyayari to. Masakot. Nangangahulugan lang na sobrang malapit na ang pagdating ni Kristo. Amen? Amen? He is coming in judgment. Huhusgahan tayong lahat. Lahat tayo. Wala siyang pipiliin. Lahat tayo huhusgahan. Pag humarap na tayo sa Panginoon, tatanungin sa'yo ng Panginoon, Chesrin, ano ang ginawa mo sa lupa? Tapos sasabihin mo, Lord, nagpuri ako sa'yo, Lord, hindi ako nagkasala. Tapos sasabihin sa'yo, Lord, hindi, panuorin mo yung buhay. Meron si Lord doon. Ipapakita niya sa'yo yung buhay mo. Ipa-flashback niya sa'yo yung buhay mo. Sasapapakita niya sa'yo rin kung ano yung ginagawa mo. Na kahit hindi nakikita ng ibang tao, alam ng Diyos. Ipapakita sa'yo ng tao, papakita sa'yo ng Lord kung anong ginagawa mo. O ito, ginawa mo to, di ba?
nasa banyo ka, naliligo ka, kumakanta ka ng kanta ni Justin Bieber, kumakanta ka ng kanta ni One Direction, di ba? Ginawa ko to, hindi. Siyempre, hindi ka na makakaangal, makikita mo ka po nga, ako nga yan, ha? Di ba? Ikaw to, no? Sabihin ng pangalan, ikaw to, di ba? Ikaw to, lumalabas, nagtatakot, nagyoyosi, di ba? Ikaw to, di ba? Eh, wala ka nang magagawa dahil mukha mo yung makikita mo. Amen? The Lord is coming in judgment. Huhusgahan niya tayo at walang gitna. Langit o impyerno lang ang pupuntahan ng tao. Walang purgatorio. Walang bakasakali. Naintindihan ba natin? Walang purgatorio, langit at impyerno lang, taas at baba, walang gitna. Amen? Amen? So therefore, kailangan natin paghandaan ang kinabukasan. Amen? We must prepare for the future. Amen? Naiintindihan ba natin? Sige, palakpakan muna natin ang Panginoon. Kailabitin mo ang kapag masabihin mo, paghandaan mo ang kinabukasan. Tanungin mo ang kapatid mo, handa ka na ba sa kinabukasan? Pakunin mo nga ang katabi mo, pag namatay ka ba, saan ka pupunta? Ano ka? Sige na, sagutin niyo sa utak niyo yan. Sagutin nyo sa utak nyo yung tanong ng katabi nyo. Saan ang punta mo? Kaya kailangan natin paghandaan ang kinabukasan. And this is a sign of maturity. Amen? So, what yung number one natin? Ano yung number one? Hindi, yung pinakaunang ano natin, reasons. Yun, the future is uncertain. Walang kasiguruduhan ang ating kinabukasan. Amen? Tama naman, di ba? Second reason, misspent youth can curse your future. Bakit sa atin? Intindihan natin? Intindihan niyo ba? Misspent youth can curse your future. Ang maling pagkakagamit o ang maling pagwaldas ng iyong kabataan o pag winaldas mo ang iyong kabataan sa maling paggawa o sa maling desisyon, susumpain ang iyong kinabukasan. Actually, common sense na lang ito eh. Hindi mo na kailangan ng Bible para malaman ito. Na pag hindi mo pinagbuti ngayon, sigurado, bukas wala kang mapapala. Hindi ba? Kasi, what you sow is what you sow, you shall reap. Kung anong itinanim mo, siyang aanihin mo. Amen? Kung ano yung ginawa mo ngayon, makaka-apekto yan sa kinabukasan mo. Simpleng illustration. Bigyan ko kayo ng simpleng illustration. Nagbigay ng assignment ang teacher. Noong gabing yun, ginawa mo ang assignment. Kinabukasan, ano epekto nito? Siyempre, mataas ang grado mo. Amen? Pangalawang senaryo, binigyan ka uli ng assignment, pero hindi mo ginawa. Kinabukasan, mataas pa rin ba grado? Hindi pa rin, di ba? Yun yung sinasabi ko na kung ano ang ginawa mo ngayon, dadalhin mo hanggang kinabukasan. Pag hindi ka nag-aral ng mabuti ngayon,
kinabukasan, sigurado, tambay ka. Sigurado, nagbibilang ka lang ng poste ng Meralco sa kanto. Yan ang trabaho mo araw-araw. Bilangin mo ang poste ng Meralco, baka nadagdagan na sila. Binibilang. Ganyan pag di mo pinagbuti ang pag-aaral. Ganyan pag hindi mo pinagbuti ang ngayon mo, ang kinabukasan mo. Ika nga, sa termino ng mundo, nga kinabukasan mo. Wala kang mapapala. For what you sow, you shall reap. Amen? Kung ano itinanim mo, siya rin aanihin mo. Nagigits ba natin? At ito, ang isa sa pinaka-importante prinsipyo na gusto kong dalhin mo sa buhay mo. Amen? Huwag na huwag itong kakalimutan. Huwag na huwag itong kakalimutan. Alam, di ba ay kalimutan nyo na yung utos ng nanay nyo? Pag pinabili kayo, huwag yun ang kalimutan to. Napakahalaga nito. Dahil itong prinsipyo na to, ang siyang magdidikta ng kinabukasan mo. Amen? This principle, ang siyang magiging daan kung ano ang kinabukasan mo. Lahat naman siguro tayo nag-a-agree dito, di ba? Dahil totoo. Totoo, hindi natin pwedeng tanggihin na hindi pwedeng mangyari ito. Na kung anong itinanim mo, siya maanihin mo. Amen? Kung ano ginawa mo ngayon, siguradong makaka-apekto sa kinabukasan mo. Amen? At pag hindi natin inayos o hinaltas natin sa mali ang ating ngayon, ang ating kasalukuyang buhay kabataan, ang ating tendency sa kinabukasan ay mag-ani ng mga masasamang bilhin. Amen? Ano masasamang bilhin? Bad seeds, mga masasamang binhi, mga masasamang ugali. Amen? At ano itong mga masasamang binhi na ito na pwede natin anihin? What are these bad seeds na pwede natin isok? Ayun, pwede natin i-reap, pwede natin anihin. Ano itong mga seeds na ito? The seeds of rebellion. Naintindihan nyo? Seeds of rebellion. Ang ugaling rebelde. Rebelde. Natural at napakaraming kabataan. Rebelde. Ngayon, sobrang dami ng rebelde. Ang mga kabataan ngayon, maliliit na bagay, pinagre-rebeldehan. Utusan lang ng nanay, magwalis ka naman o. Magagalit pa siya. Ano ba yan? Inaalila niyo ako rin sa bahay na to. Ginagawa niyo akong katulong. Di niyo man ako pinapasahod. Ayoko na. Magsasuko na lang ako. Magiinom na lang ako. Magre-rebelde na lang ako. Sipin mo yun. Pinagwalis ka lang ng bahay. Nauwi na sa Lasingan. Nauwi pa sa pagdodroga. Grabe, magwawalis ka lang ng bahay. Akala mo naman, sa mansyon kayo nakatira, sa Malacanang, para pag pinagwalis ka, aabutin ka ng 3 araw bago matapos. Eh, hindi naman. Amen? Spirit of rebellion. The seed of rebellion. Rebellious spirit. At hindi ko rin itatanggi na isa ako sa mga ito. Oo, nag-rebelde ako. Dahil ayoko ng buhay na ganito. Ayoko na pastor ang tatay ko. Ayoko na
na Kristiyano kami. Ayoko na nag-church kami pag Linggo. Ayoko nun. Spirit of rebellion. Rebellious spirit. Amen? Yan yung isa sa mga ugali na aalihin natin pag hindi natin inalala ang Diyos. O winagdas natin ang kabataan natin sa mali at sa kasalanan. Amen? Amen? Alam niyo, may kwento ako na panood. Si Mark Wahlberg. Kilala niyo si Mark Wahlberg? Yung UFC fighter na sikat na. UFC fighter siya. Alam niyo, UFC? Mixed martial arts. Parang boxing, na wrestling, na Muay Thai. Na lahat na pwede mong pagsasamahin, basta lang mabugbog mo yung kalaban mo. Mark Wahlberg. Isa sa pinakasikat na UFC fighter, isa sa pinakamagaling, one of the best. At ang naging pangarap niya sa buhay ay maging mayaman lang, maging sikat. Yun lang. At naging magaling siyang UFC fighter. Kaya lahat ng pera, meron siya. Napakarami niyang pera, napakarami niyang kaibigan. At saan niya ginastos to? Saan niya ginastos ang kanyang pera? Sa pag-iinom, sa pagdudruga, sa gabi-gabing pagkaklabi. At araw-araw, tignan ka, araw-araw, at gabi-gabi na lang kasi panggabi ang mga klabi. Gabi-gabi, ganito ang eksena. At pag sinabi kong gabi-gabi, literal na, kasi daily, araw-araw, gabi-gabi, ganito ang eksena ng kanyang buhay. Iinom, uuwi, ng umaga na. Pero kada pag-uwi niya, yung nanay niya, inaantay siya palagi. Hindi natutulog yung nanay niya hanggat hindi siya nakakauwi. Araw-araw ganito. Nakaupo lang yung nanay niya sa sala. Pinipilit huwag matulog. Kahit antok na, alas 5 na ng umaga, sisikatan na sila ng araw. Hindi natutulog yung nanay niya, kakaantay sa kanya. Bakit? Dahil nag-aalala sa kanya. Yan ang nature ng isang ina. Hindi ba? Normal yan sa isang ina na hindi makatulog, nag-aalala pag wala yung anak niya sa bahay, pag wala yung anak niya sa piling niya, pag hindi niya nababalitaan kung saan yung anak niya. Ganyan ang buhay ng isang ina. Ganyan ang nature ng isang ina. Diba? Kaya ganyan ang kanyang ina. Araw-araw nag-aantay sa kanya. Hanggang sa isang araw, sabi sa kanya ng nanay niya, na mag-usap naman tayo. Sabi niya. Darating si Mark sa bahay niya, lasing, aasarin pa siya ng mga kaibigan niya kasi nakita, nakabukas yung ilaw sa sala. Ah, kising pa nanay mo, inaantay ka. Inaantay ka pa ng airlock mo. Mamas boy, sabi sa kanya. Nakaasar siya. Kaya pag pumapasok siya ng bahay, dinadabugan niya yung nanay niya. Sasabihin sa kanya ng nanay niya, na, mag-usap naman tayo. Sabi niya, tayo, huwag mo nga akong ginugulong. Masakit ulo ko na yung mong ginugulong, pagod ako. Sabi niya, na, sige na, buong araw na sa labas ka. Kahit itong oras lang na ito ibigay mo sa akin. Mag-usap tayo. Gusto kong pangyayari mga nangyayari sa buhay. Pero ayaw niya. Pwede na! Ginugulong ako, napapagod na ako. Tinabugan niya yung nanay niya. Sinaraduhan niya ng kwarto. Hanggang sa isang araw, after nung nangyari yung eksena yun, next week, dahil na UFC fighter siya, di ba? Meron siyang event, may fight. Meron siyang laban sa Japan. So, lumipat siya ng Tokyo. Pagpunta niya ng Tokyo, dinandun sila sa Japan ngayon. Alas 3 ng madaling araw, ang laban niya, kinabukasan eh, gabi pa naman.
alas tres ng madaling araw, tumawag yung kaibigan niya. Tumawag yung kaibigan niya sa kanya. Sabi, Lord, may sasabihin ako sa'yo, pero hindi ko masabi. Sabi niya, sabi ni Mark, bakit? Ano ba yung sabihin mo lang? Sabi ni Marvin, hindi ko talaga kayang sabihin eh. Sabihin mo lang. Sabi ng kaibigan ko, Mark, patay na natin. At take note, nung namatay ang nanay niya, yun yung huling usapan niya. Yun na yung huling conversation nila. Yun na yung huling naging usapan nila. Yung saglit na minuto na yun, yun na ang huling usapan nila. Anong usapan nila? Huwag mo kong guluhin. Yun ang huling binitawan niya sa akin. Huwag mo kong istorboy, pagod ako. Isipin mo, yun ang huling binitawan niyang salita sa akin. Bago na wala. Eh ang nanay niya walang ibang ginawa kundi mag-alala para sa kanya. Gabi-gabi siya inaantay, gabi-gabi. Sa buong karir niya, na siya'y nag-martial arts, na siya'y nag-UFC, nag-aalala yung nanay niya. Yun lang ang tanging hinong ng nanay niya. Makausap siya nung gabi yun. Para malaman kung anong nangyayari sa buhay. At yun ang naging huling usapan niya. Huwag mo kong guluhin, pagod ako. Anong ginawa niyo? Alas tres ng madaling araw, nagtatakbo siya sa gitna ng Tokyo, sa kalsada. Umiiyak, kumahagulgol. Humihingi ng sorry sa nanay niya. Humihingi ng tawad sa nanay niya sa gitna ng kalsada. Eh, ano bang magagawa niya? Ano bang magagawa ng sorry niya? Ano bang magagawa ng pagsisigaw niya? Eh, hindi niya siya na maririnig ng nanay niya. Yun na yung huling alaala niya sa nanay niya. Yung ginawa niya. Ganun niya winaldas ang kanyang kabataan. At sa kanyang murang edad na yun, naulina siya. Isipin mo, napakasikat, napakayaman, pero hindi niya magawang isalba ang buhay ng nanay niya. Hindi niya magagawang iligtas ang buhay ng kanyang ina. Natatanging ina, wala na siyang ibang nanay, yun lang ang kanyang ina. Sa dami ng pera niya, hindi niya naisalba ang buhay ng nanay niya. Hindi niya nabigyan ng magandang alaala ang kanyang ina. Hindi niya nabigyan ng magandang legacy ang kanyang ina. Buti na lang ngayon si Mark Wahlberg. Ito masamang pangyayari na to sa buhay niya. Ito ang ginamit niya para baliktarin ang buhay niya. Ito ang around ang buhay niya. Kaya ngayon si Mark Wahlberg, isa na nga siya yung champ preacher. Nagtuturo na ngayon si Mark. Preacher na siya ngayon. Pero isipin mo yun, kailangan ng pamawala ng nanay bago ko ma-appreciate itong ginagawa ko pala. Ganun ba ang gusto natin? Mawalan pa tayo ng ina bago natin malaman na mali yung ginagawa natin? Kailangan pa ba natin mawala yung ating ina bago natin ma-realize na mali yung pagkakating classes natin na pinag-aaral lang nga tayo ng magulang natin? Nagsasakripisyo na nga yung ating mga magulang para pag-aralin tayo. Tapos ganun pa yung ginagatin natin? Nasa bisyon, kasalanan pa tayo? Nilulustay natin yung baon natin sa walang katotohanan? Yung perang pinagpagura ng ating magulang napupunta sa alak, sa sigarilyo?
Ito ba ang gusto nating ihibang legacy sa ating mga magulang? Ito ba? Kaya ito yung sinasabi ko na respect youth can curse your future. Isipin mo yun? Ganun yung inantas yung kabataan niya. Kaya ganun na lang yung naging sumpa ng kinabukasan mo. Nawala ang kanyang pinakamamahal na ina. At nung nasa kabahog na yung kanyang ina, pinipilit niyang sabihan na I love you, nay, mahal kita, mahal na mahal kita, I love you, I love you, I love you. Kahit tagkarin pa niya ng I love you yung nanay niya dun sa kabahog, paano pa malalaman ang nanay niya na mahal? Paano pa maririnig ng nanay niya yun? Eh, tapos na yung pagkakataon. Kaya ito yung gusto kong ma-realize niya. Huwag natin sayangin ang kabataan natin. Yung mga magulang natin. Respetuhin natin sila. At paano natin sila mabibigyan ng respeto at karangalan sa pagiging isang mabuting anak? Sa pagtahak ng tuwid na landas, sa pagtahak ng tuwid na dahan. Amen? Naiintindihan ba natin? Hindi sapat ang sipag at tiyaga sa buhay para magpagumpay. Kailangan mo ng Panginoon. Amen? Marami nagsipag, nagsipag, nagtiyaga sa buhay na to. Oo, umani sila. Nakamit nila ang mundong, ang kayamanan ng mundong ito. Ngunit nakalimutan nila ang Panginoon. Pag nawala sila sa mundong ibabaw naman ito, saan naman punta ang kaluluwa nila? Amen? Nagigilis ba natin? Saan papunta ang kaluluwa nila pag nawala sila sa mundong ibabaw na ito? Isipin niyo. Kahit gano'ng karami ang sasakyan mo, kahit gano'ng karami ang cellphone mo, kahit gano'ng kabago ang cellphone mo, kahit gano'ng kamamahal, kahit gano'ng karami ang mga sapatos mo, ang mga damit mo, ang mga magaganda mong gamit, kahit nasa iyo ng kayamanan ng mundo, e pag namatay ka, aanhin mo naman yan. Madadala mo ba yan? Wala tayong papapala doon. Amen? Amen? Ano yung unang seed? Seed of? Rebellion. Ako galing. Rebellion. Amen? Next is the seed of? Lying. Ito, mga sinungaling. Napakarami nito sa atin. Alam nyo ba na ang white lies ay walang pinagkaiba sa lie? Alam nyo ba yung white lies? Alam nyo ba yung white lies? Yung mga sinasabi nila na muntik kasi numalingan lang naman. Yung mga pagsinabi, alam niyo, yung mga muntik kasi numalingan lang naman na akala natin hindi naman masama. Yung pagsinabi, pag-uwi mo ng bahay, o na, may assignment ka ba? Wala na, load mo na ang TV. Pero meron naman talaga. Tapos gagawin mo na lang mamaya. Nagsinumaling ka pa rin, hindi ba? Hindi ba? Yun ang tinatawag na white lies. At walang timbang ang lie.
Amen. Ang pagsisinungaling, maliit man yan, o malaking kasinungalingan, pare-parehas lang nakasinungalingan yan. Pare-parehas lang nakasalanan yan. Amen? Katulad ng pagnanakaw ng piso at pagnanakaw ng 1 milyon, walang pinagkaiba yan sa mata ng Diyos. Pag nagnakaw ka ng piso, hindi nangangahulugang mas maliit ang parusa mo kumpara sa nagnakaw ng 1 milyon. Hindi. Pagnanakaw pa rin yan. Pantay-pantay ang kasalanan sa mata ng Diyos. Walang maliit na kasalanan, walang malaking kasalanan, ang kasalanan ay kasalanan. And the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At lahat tayo ay sa Biblia ay nagkasala. Amen? And we are all destined to die. Lahat tayo nakatakdang mamatay. Amen? Alam mo, lahat naman tayo nagsinungaling. Hindi ba? Lahat tayo sa punto ng buhay natin nagsinungaling. Hindi ba? Sino rito nagsasabi, kahit minsan hindi ako nagsinungaling, malinis akong tao. Di talaga ako nagsinungaling kahit 1 beses. Malinis akong tao. Posible. Lahat tayo sa punto ng buhay natin nagsinungaling. At alam ba natin na ang pagsisinungaling ay pumapatong ng pumapatong? Hindi ba? Pag nagsinungaling ka, yung kasinungalingan na sinabi mo, pagtatakpan mo uli ng kasinungalingan. Hindi ba? Tapos yung kasinungalingan na pinagtakip mo, pagtatakpan mo uli ng kasinungalingan yan. Papatong ng papatong ng papatong yan hanggang sa may ipo ng kasinungalingan mo at makakasanayan mo ng magsinungaling. Hindi. Makakasanayan mo ng magsinungaling. Hindi ka na matatakot magsinungaling. Amen? At isa yan sa mga binhi na hindi natin dapat anihin. Amen? Ano yung una? Seed of rebellion. Seed of, ano yung next? Seed of lahi, pagsisinungaling. Amen? Dahil alam niyo ba, na ang tiwala pag nasira, napakahirap ibalik. Hindi ba? Hugot? Pero totoo, hindi ba? Na ang tiwala pag nawala at nasira, napakahirap na ibalik. Amen? Sobrang hirap ibalik ng tiwala. Mapagtiwala ka man yan, pero may lamat na may duda pa rin yan sa iyo. Ano ba? Makaulit. Yung pag nag... Yung pag tipo, nag-break na kayo, tapos gusto nyong magbalikan. Pagbibigyan ko pa kaya, baka iwan uli ako nito. Di ba? Kaya si Agnes, nabalot ng galit eh. Hindi niya napatawad sa actor eh. No? Kaya siya nabalot ng galit eh. Hindi niya mapatawad, sabi niya, baka iwan uli ako nito. Nagkalamat na yung tiwala. Amen? Napakahirap na ibalik yung tiwala. At napakahirap na magpatawad pag nalabatan na yung tiwala. Diba? Amen? Napakahirap talaga once na nasira ang tiwala. Kaya yan ang wag na wag yung sisirain. Ang tiwala ng tao sa inyo. At higit sa lahat, ang tiwala ng Diyos sa inyo. Amen? Pinagkatiwala kayo ng Diyos, huwag niyong sirain ito. Huwag kayong magtatago sa kasalanan. Amen? Huwag kayong gumagawa ng kasalanan ng palihim. Amen? So, seed of rebellion, seed of lying, ang next is seed of stealing. Ano yung stealing? Pagnanakaw. Isipin mo yun. Isa rin
Yan pala ito sa mga pwede natin maani pag hindi natin pag yung kabataan natin ay walang Diyos, pwede tayong maging magnanakaw. Siguro karamihan sa politiko natin walang gusto ng kabataan. Grabe mong magnakaw, walang konsensya. Bilyong-bilyong salapi ang ninanakaw sa kaban ng bayan. Isipin niyo, 3.6 billion pesos ang nawala sa atin at napunta lang sa kamay ng iisang tao. Grabe! Isipin niyo, kung gano'ng alaki yung nakuha ni Napoles. Tignan niyo yung anak niya, si Jim Napoles. Abay, grabe! Buhay prinsesa. Hindi ba? Buhay prinsesa si Gina Pones. Ano yung sasakyan niya? Porsche worth 17 million. Sasakyan ng isang kabataan worth 17 million na hindi pinaghirapan, galing sa nakaw, galing sa pera ng mga mamamayan na nagbibigay ng tax na tapat. Isipin niyo, grabe yung spirit of stealing. Walang konsensya magnakaw. Di ba? Ano yun? Nung debut ni Gina Poles, nagpa-party siya sa US, sa Amerika. Grabe yung party niya. Star-studded. Party niya, guest si Justin Bieber. Anong klaseng kapataan to? Saan kumukuha ng pera to para kayang bayaran to mga taong to? Isipin niyo, galing sa kaban ng bahay niyo, pera natin yun, pera ng mga magulang niyo yun, yung pinagpa-party nila, pera ng magulang niyo, pera ng mga magulang natin, pera natin, yung pinanghanda nila, ang kaban ng buha, grabe. Isipin niyo yun, nasikmura nila yung ganun. Nasikmura nila yung ganong klaseng pagnanakaw. Amen? Spirit of spirit. Pero yung iba nga eh, harap-harapan na tayong ninanakawan, aba, napakadaling, binoboto pa rin natin. Harap-harapan na tayong ninanakawan, pero tayong mga Pilipino, nagmamaang-maangan, nagmamangmangmangmangan na parang walang nangyari. Binoboto pa rin, nakakatakbo pa rin sa eleksyon. Milyon-milyon na nga ang nanakaw sa atin. Aba, nakakatakbo pa rin mayor ng Maynila. Nakakatakbo pa rin si, nakakatakbo pa rin gobernador ng Pampanga. Grabe! Anong klaseng sistema mayroon tayo dito sa Pilipinas? Kaya kayo mga kabataan, pagdating sa punto ng buhay nyo, nahanda na kayo at pwede na kayong tumuto. Huwag nyo rin kakalimutan ng Diyos. Humingi kayo. Hingi nyo sa Panginoon kung ano ang will niya. Amen? Amen? Huwag tayong boto ng kung sino-sino. Kung sino-sino binoboto natin, tignan nyo yung Senado natin. Anong laman? Puro mga artista. Artista na wala namang alam sa politiko na hindi na marunong mag-English. Tapos nasa Senado. Kung ano-anong batas ang pinapasa. Diba? Nakita niyo yung kamangmangan sa Senado? Na sobrang nakakainis na gusto pa nilang gawin isang batas na gawing national heart drug si Piolo Pascual. Anong klaseng sistema meron ng Pilipinas? National heart drug si Piolo Pascual pinapasa sa Senado? E samantalang napakaraming Pilipino ang naghihirap, napakaraming Pilipino ang hindi nakakakain sa tatlong beses sa isang araw, napakaraming bata na imbis na naglalaro ay hawak-hawak ang kanilang maliit na kapatid at may baso sa harapan.
at nanlilimos ng unting barya pangkain lang. Tapos silang pinagtutuunan nila ng pansin, gawing national heart trap si Teolo Pascual. Anong klaseng sistema meron tayo ngayon sa Pilipinas? Yan ang epekto pag walang Diyos sa buhay ng tao. Amen? Amen? Yan ang epekto pag walang Diyos, pag walang Panginoon ang isang tao. May spirit of rebellion, may spirit of lying, may spirit of stealing, at may spirit of or seed of fornication. Alam niyo yung fornication? Napakasikat sa mga kabataan to. Lalo na sa panahon ngayon, premarital sex. Ang pagsesex o pagtatalik na hindi kasal. It is a form of fornication. At napaka-immoral sa mata ng Diyos. Sex before marriage is very immoral in the eyes of God. Pero ngayon, parang normal na lang na bagay ang premarital sex. Diba? Ngayon nga, 76%, isipin nyo, 76% of the youth, ang mga kabataan, ang may STD. Sexual transmitted disease. Sakit na nakukuha lang pag nagsisex. HIV. Yes? STD. 76%. Grabe. Kasi ngayon, sobrang nawawala na talaga ang Diyos sa mga kabataan yun. Kaya ang mga kabataan yun, nagiging sobrang mapusok. Na yung virginity nila na parang hindi na isang sagradong bagay. Ginagawa na lang itong panregalo. Panregalo sa kanilang anniversary, sa birthday, sa matsari. Panregalo na lang ngayon ang virginity. Grabe. Mga bigay, maawa naman kayo sa sarili niyo. Kayo ang higit na talo dito. Naintindihan nyo, mga babae? Taas na kami, mga kababaihan. Sinasabi ko sa inyo, kayo ang higit na talo. Bakit kamo? Eh, wala na pang nawawala sa lalaki. Hindi ba? Kayo ang nawawala dito. Kayo ang talo dito. Kaya inatan niyo yan. Pag yung binibigayan kong kani-kanino, pag yung binibigay, basta-basta yan. Na pag kinilig lang kayo, handa na kayong bumukha ka. Huwag ganun. Maawa na kayong sarili niyo. Ganun, mga kapatan. Premarital sex is so disgraceful, kinamumuhian ng Panginoon. Nandidiri ang Panginoon sa mga taong gumagawa. Amen? Amen? Premarital sex is a sin. Ano bang premarital sex? Sex before marriage. Ang pagtatalik o pagsisex ng hindi pa kasal. Kasi ang sex is so secret, sagrado yan, tulad ng marriage. Alam niyo ba na sex is a gift from God? Oo, regalo ng Diyos yan sa mag-asawa ang sex. Hindi naman kayo mabubuo eh. Wala naman kayo dito eh, kung hindi natalik ang mga magulang. Ano kayo, sili na lang? Na-achieve lang yung nanay niyo, tapos lumabas na kayo? Hindi pwedeng mangyari yun.
Because sex is a gift from God. Amen? At para lang to sa mga magkasama. Amen? So, fornication. Huwag tayong nagpapa. Huwag tayong nagpapa. Anon? Huwag tayong nagpapatangay sa init ng damdamin, sa init ng katawan. Pag nag-iinit yung mga katawan nyo, pag maligo kayo ng malamig na tubig, pusan yung sarili nyo ng yelo nang mawala yung init sa katawan nyo. Ipasok nyo yung sarili nyo sa ref. Kung malaki na kayong ref nyo, doon kayo matulog para hindi mainitan yung katawan nyo. Init ng katawan lang yun. Kaya nagiging mag-asip ang mga kabataan. Mag-ice bucket challenge nyo, tanggal yan. Ligo kayo ng yelo. Amen? So, sin of fornication, yan yung mga pwede nating anihin pag winalkas natin ang ating kapatahan. Amen? Amen? At kadalasan, nakakasira ng marriage ito, ng relationship. Amen? Kasi, you tend to commit adultery. Amen? Nangangaliwa. Nangangabit. Sino ba namang babayan pa'y pinangarap maging kabit? Sabi nga ni Priya Alonso, walang babaeng pinangarap maging kabit. Di ba? Sa tingin ba natin napakagandang tawagin? Kabit? Napakasakit isipin na sa puso niya ikay pangalawa. Di ba? Option ka lang! Option! Pinagpipilian ka lang pampalipas oras. Pag hindi available yung isa, ikaw na lang muna pansamantala. Pampalipas oras, panakip butas. Yan lang ang tawag sa'yo pag pumayag kang maging kami. Diba? Kasi alam niyo kung bakit ang higit na may makasalanan dito yung mga kape? Dahil wala namang mga ngaliwa kung walang tatanggap dun sa mga nangangaliwa. Di ba? Walang makakaliwa kung walang papayag maging kabit. Kadiri, kadiri tawagin sa kabit. Di wala kang pinangahawakan pag kabit kayo, di ba? Hindi ka naman asawa. Hindi mo naman dinadaling apelido niya. Ano ka? Laruan. Pampalipas oras, pantanggal init katawan. Yan. Ganyan ba ang pangarap niya sa buhay? Napakababa naman ang pangarap niya sa buhay pag yan lang. Pero alam niyo, maraming gumagawa pa rin yan. Dahil sa ano? Dahil sa pera. Di ba? Dahil kadalasan mayaman yung nangangaliwa at naaambunan sila ng pera nyo. At yun ang nagiging paraan nila para makaahon sa kahirapan. Di ba? Pero wag naman. Mas maigi pang magtindaan ng sampagita at kumita ka sa marangal na paraan kaysa maambunan ka ng biyaya pero matawag ka ng ganun. Isang kabit. Bigyan nyo naman ng respeto ang sarili nyo, mga kababaihan. Huwag nyong hayaan ang pinaglulukol lang kayo ng mga lalaki. Wala namang lalaki manlulukol kung wala namang babae magpapalukol. Di ba? Kasi kayo mabay, tinotolerate nyo rin. Pinapayagan nyo na naluohin kayo. Kaya tuloy itong mga lalaki ito, umaabuso. Di ba? Tapos, magugulat na lang kayo pag namatay yung lalaki yun. Burol. Nako, bigla nagsusulputan napakaraming babae. Napakaraming anak. Puro panganay. Di ba?
pampurol, bigla lang may papasok dun sa puro lumilya. Sino ka? Asawa ko yun. Asawa ka rin, ay asawa rin ako ha. Kasi ito anak namin o, oh. Etak rin namin ito eh. Di ba? Sipin niyo yun? Hindi worth it. Hindi worth it, mapabahay. So huwag kayong papayag na kayo'y mapasok sa fornication. Amen? Huwag kayong papayag na kayo'y magstay at mamuhay sa ganyan. Amen? Amen? Naintindihan ba natin? Okay, next. O, review. Ano yung una? Sino? Rebellion? Sino flying? Sino stealing? Sino fornication? At sino drugs? Drugs. Hindi yung nakukuha sa world ko. Hindi yung sinasabi. Illegal drugs. Bawal na gamot. Shampoo. Marijuana. Ecstasy. Amen. Yan. Yan yung mga natikman ko nun. Marijuana. Ecstasy. Buti na nga lang hindi ako nalulog sa shabu. Oo, natikman ko ang shabu. Pero, papasalamat ako, sir, dahil hindi ako nakadig. Pero sa marijuana ko, yan ang naging buhay ko naman. Halos 2 taon, 2 years, na yan lang ang naging buhay ko. Na yung tipong, yung baon mo sa school, pagkakasyahin mo, yung hindi ka kakain ng lunch, hindi ka magme-merienda, ang merienda mo lang, pisong ice tubig, at saka pisong dindong, para lang may panglaro ng Dota at may matira pambili ng marihuana. Yan ang naging buhay ko. At ang naging epekto sa akin ng marihuana, laugh trip. Lahat pinagtatawa ng ko. Lahat ng bagay natatawa ako. Kahit hindi nakakatawa. Makakita lang ako ng baso kahit hindi gumagalaw yung baso. Pero nakikita ko, natatawa ako sa baso. Para talaga akong baliw. Natatawa ako sa lahat ng bagay. Naranasan nga namin minsan noon, high school. Yung purple haze, kung tawagin, na marijuana. Kaya purple haze, kasi pag nakahit-hit ka nun, or na-testing mo yung purple haze na to, lahat ng nakikita mo sa paligid mo, kulay violet. Violet lang nakikita mo, Gigi Moon ka, lahat violet nakikita mo. Ganun. Naranasan ko dati yan, pumasok ako ng school. Kami magkakaibigan. Pinalaman namin sa Revisco. Alam niyo yung Revisco? Yung may palaman na chocolate, butter, yung mga ganun. Sa chocolate na Revisco, pinapalaman namin yun. Kasi hit-hit kami bago pumasok. Tapos sa classroom mismo, habang nagtuturo, ninunguya namin yun yung Revisco. Tapos magtatawanan kami. Tatawa na kami sa likod. Bakit? Eh kulay violet yung teacher namin. Aliw na aliw kami, tuwang-tuwa kami lahat nakikita namin sa paligid kulay violet. Lumilipad kami, lutang na lutang kami. At alam mo yung mga klase namin na natatakot lang silang magsama. Kaya nga dumating sa punta namin na meron kami isang klase na graduating na kami ang 4th year high school. Nag-graduate na lang kami, na-kick out pa siya. Hindi pa siya nakagraduate. Dahil nahulihan siya ng marihuana sa bahay.
Isipin mo yun. Nagko-confiscate lang ng cellphone. Di ba ganda sa school? Bawal ang cellphone, di ba? Lalo na pag high school. Ini-inspect yung mga bag noon. Ganun sa amin nun eh. Ini-inspect yung mga bag. Eh nung ini-inspect yung mga bag, hindi cellphone ang nakuha sa akin. Mahiwangan. Eh Christian school yung pinapasukan namin. Hindi pwede talaga. So anong nagawa? Naging decision, kick out. Sipin mo yun? Hindi siya nakagraduate. Naapektuhan na agad yung kinabukasan niya. Dahil sa maling, dahil sa mga galing na lingkod. Sa mga maling ginagawa namin naman. Sipin mo, ganun-ganun na. Dahil sa napakaikling ligaya na nakakamit namin na makita yung teacher namin na kulay violet. Dahil lang sa ligaya na nakakamit namin yun, naapektuhan yung future namin. Naapektuhan yung future niya. Hindi siya nakagraduate ng high school. Na-kick out siya. Amen? 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 Those are the seeds of drugs. Kaya kayo mga kabataan, alam ko, dumating sa punto ng buhay niya, out of curiosity, di ba? Out of curiosity, gusto yung mag-explore, gusto yung tikman. Ano nga bang epekto nito? Gusto kong matikman. Gusto kong matutunan. Akin yun ang natulak sa akin. Bukod sa peer pressure, dahil lahat ng mga kaibigan ko ginagawa to. Ganun. Actually, yun ang naging pinakamatinding kalaban ko. Peer pressure. Alam niyo ang peer pressure? Yung nadadala ka lang ng mga kaibigan mo, ng mga kasama mo. Ako, oo, manginginom ako. Alam, pinagawa doon na. Kahit mag-isa ako ay drink. Pero yung paninigarilyo, hindi ako smoker. Ano ko? Social smoker. Naninigarilyo lang ako pag narinigarilyo yung mga kasama mo. Ganun ako. Peer pressure. Nadadala lang ako ng paligid ko. Amen? Naninigarilyo lang ako pag naninigarilyo sila. Pero pag hindi naman sila naninigarilyo, pag mag-isa lang ako, hindi ko na pre-isipan mag-iwas eh. Although, umiinom ako. Yun ang naging kalaban ko. Peer pressure. Kaya kayo nandito ngayon dahil yan ang gusto kong i-train sa inyo. Ang huwag magpadala sa agos ng sanglibahan. Amen? Huwag kayong magpadala sa mga kaklase nyo, sa mga katrabaho nyo, sa mga kaibigan nyo. Na konting yaya lang sa inyo, bumibigay na kayo. At tinatalikuran nyo na kagad ang Panginoon. Amen? Naintindihan ba natin? Amen? So what are these bad seeds? Seeds of rebellion? Seeds of lying? Seeds of stealing? Seeds of fornication? And seeds of drugs. Yan. Isipin niyo ang mga yan, ha? Ubusin niyo. Itakwil niyo lahat yan sa buhay. Amen? Amen? So, ano yung una natin kanina? Youth has no? Or the future has no? Guarantee. The future is? Uncertain. Next, misspent youth? Can curse your future. Ang maling pagwaltas ng kabataan ay kayang supayin ng inyong kinabukasan. And next, syempre, pag may misspent, meron tayong well-spent. Well-spent youth can bless your future. Pag ang iyong kabataan naman ay winaldas mo ng tama o ginamit mo sa tama, namuhay ka ng tama, bilang isang kabataan, ang kinabukasan mo ay siguradong pagpapalain ng Panginoon. Amen? Yun ba ang gusto natin? Pagpalain tayo? Sinong gustong maghirap? Sinong gustong maghirap? Sino yung pangarap eh tumira sa kanito?
Pangarap ko tumira sa karito. Pangarap ko mangalakal. Pangarap ko magbotejaryo. Magbakal. Pangarap ko magbenta sa junk shop pangkain ng mga anak ko. Yun ang pangarap ko sa buhay. Sino yun? May ganun ba? Wala naman siguro, di ba? Ang pangarap natin ay ang masagana kinabukasan. Masagana buhay. Amen? Yan naman ang gusto natin lahat, di ba? Masaganang buhay. Amen? Lahat tayo gusto ng masaganang buhay. And you need to be wise. Amen? Ano yung sabihin ng wise? Ano yung sabihin ng wise? Wise means matalino. Smart, ganun. Sinunit ng wise. Smart, sunblown, ganun. Smart, wise, pares ang nakaulugan na. So, kailangan maging matalino tayo. Alamin natin kung ano ang tama sa mali. Amen? Alam ko bilang mga kabataan, alam niyo na kung ano tama at mali. Amen? Tama ba ang mag-pura? Tama ba ang mag-pray? Tama ba ang mag-inom? Tama ba ang mag-yosi? Tama ba ang mag-praise and worship? Tama ba ang mag-offering? Di ba? Kahit mga bata kayo, alam na alam niyo ang tama sa mali. Hindi ba? Tama ba sunurin ang magulang? Tama ba batukan ng nanay? Tama ba batukan ng tatay? Tama ba gulpin ng tatay? Tama ba gulpin ng nanay? Tama ba halika ng nanay dahil may natin siya? O, alam naman natin ang tama natin. Hindi ba? Alam na alam natin. Pero bakit mas pinipili natin gawin yung mali? Bakit ba ganyan ang tao? Bakit ba para sa tao napakasarap ng bawang? Bakit? Bakit masarap ang bawang? Hindi ba? Ganyan ang mga pinipili. Kung ano yung bawal, yun pa ang ginagawa. Bawal pindutin. Ay, nakalagay. May ganyang ano eh, sa YouTube, may napanood ako na, social experiment. May isang malaking table sa gitna ng kalsada. Tapos may isang malaking button, red button. Tapos may nakalagay ng malaking karatula. Napakalaki ha, tarpaulin. Do not press. Huwag pipindutin. Alam mo, grabe. Wala niyo kung ilan ang pumito. Sobra. 34 na katawa ang pumindot. Do not press. Napakalaki. Pinindot pa rin. Bakit? Bakit ganun tayo mga tao? Bawal lang ang pinipilit pa rin natin. Sabihin sa Bible, bawal mong inom. Yung kunti lang. Hindi mo lang magpapakalasin. Kunti lang. Kasama ko lang ito kung mga kaibigan ko. Ang kulit mo naman, sabihin mo. Bawal nga eh. Ipilit mo naman. Hindi ba? Bawal mo ni Garillo. Noon, isang stick lang. Pag umaga lang, pagkatapos lang magkape. Bawal magkati. Lord, ngayon lang. Sige na, ngayon lang. Ngayon lang ako. Ngayon lang kayo magkakati. Kasi matsari namin ngayon. Ngayon lang. Hindi ba? Bawal na nga. Pinipilit pa rin natin. Bawal. Bawal. Alam naman natin ang tama at mali. Pero bakit nahihirapan pa rin tayo sa mga? Bakit? May matanong mo sa'yo. Amen? Maging matalino tayo, mga kabataan. Ayusin natin ang kabataan natin. Amen?
For a wise child will show wisdom. Ang matalinong bata marunong rumespeto sa otoridad. Marunong rumespeto sa kanilang magulang, sa kanilang mga guro, sa kanilang mga pastor, o kahit sino man na mas nakakatanda sa kanila, o kahit sino man na mas mataas ang posisyon sa kanila. Ang matalinong bata, marunong rumespeto. Kaya kung ikaw hindi ka marunong sumunod at hindi ka marunong rumespeto, aba, huwag mong asahang tawagin ka namin matalino. Hindi matalino ang tawag sa'yo. Anong tawag sa tao yun? Anong tawag sa tao yun? Ang sakit na kung sa tawagin natin bobo. Ganun siguro taong bobo. Ang pride yung ganun. Hindi matalino yung ganun. Hindi wise yung tao, hindi marunong sumunod sa otoridad. Amen? 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 Naiintindihan ba natin? Sige, pumalakpak yung nakakaintindi. Ang matalinong bata ay? Ano ang matalinong bata? Wise. A wise child. According to 1 Corinthians 9:27, a wise child can control his body. Kaya niyang kontrolin ang sarili niya. Amen? Hindi yung mga kung ano-ano. Yung hindi, alam niyo yung mga tao ba na hindi makontrol yung sarili niya? Alam, pag nagsalita, tuloy-tuloy, walang preno yung bunganga. Di ba may mga ganon? Na yung kahit hindi naman dapat sabihin, pinagsasabi, na yung tipong ang sarap. Bakit ko na kaya ito? Hindi mo pigil yung bunganga eh. Paputokin ko na kaya ang labi nito para tumigil magsalita. Di ba may mga ganon? Kung ayaw tumigil magsalita, amen? Tapos meron naman yung ayaw tumigil ka agalaw, ang likot-likot, ang gaslaw-gaslaw. Yung ikaw yung may hilo sa kakagalaw niya, sa kakatayo niya. Parang may ADHD, hindi mapakali. No, parang may kitikita sa kwet, parang hindi maupo sa isang tabi, hindi makatagal sa upuan, tayo na tayo. Kung ano ang pinag-aagawa. Lahat ng tao kinukulit sa paligid. Yung nananahimik, yung tipong kinakausap, ayaw ka nang kausap, diba? Diba, diba? Diba? Ginaganon ka pa rin. Masarap ba ito? Ba't ito ako na kaya ito na manahimik na? No? Yung mga tao ganun eh. Pero hindi tayo ganun. Amen? Amen. Dahil tayo ay mga wise people. Amen. Ang mga matatalinong tao ay may self-control. Marunong makiramdam sa paligid. Marunong mag-adjust sa paligid. Amen? Kaya pag ikaw yung tipong tao na ikaw yung pinag-a-adjustan ng mga tao sa paligid ko, ah, mag-isip-isip ka na kung anong klaseng tao ka. Sila nag-a-adjust sa akin, matalino sila, eh ano ako? Diba? Baka bumbo ako. O baka maliit lang ako. Amen? Amen? Ang tao matalino ay may self-control. At ang tao matalino ay sumusunod sa salita ng Diyos. At spiritually mature. Alam ang salita ng Diyos. Amen? 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 At ang matalinong tao, a wise teen or a wise youth ay halimbawa sa ibang kabataan. Amen? We are salt and light of this world. Tayo ka nga ngayon. Ito. Talikod ka sa kanila. Pakibasa nga ito. I am the salt and light of the world.
Sige, thank you kayo. Sipin niyo. Yan! Yan ang theme nating God's Visionary. Yan ang theme ng kabataan ng KOJM. Amen! Ang maging ilaw at asin ng sanlibutan. Anong ibig sabihin yan? Ano ba ang ilaw? Hindi ba't pang madilim at nagsindi ka ng liwanag, makikita ng lahat yan. Amen? Hindi ba ang isang bagay, pag inasinan mo, mababago at mababago ang lasa nito? Hindi ba? Ganyan dapat tayo mga kabataan. Hindi tayo yung naaapektuhan o naiimpluwensyahan ng mundo. Dapat tayo, kayo ang umiimpluwensya sa mundo. Amen? Hindi dapat kayo yung nadadala nila. Dapat sila ang nadadala nyo rito at umuupo rito para makinig ng salita ng Diyos. Amen? Hindi dapat kayo yung nayayaya nila para mag-ball, para kung saan-saan magpunta, imbis kayo dapat ang yumayaya sa kanila, ang nakakapagdala sa kanila sa bahay-sambahan ng Panginoon. Gigets ba natin yun? Gets natin? Amen? So yan ang mga katangian ng isang matalinong kabataan na may Diyos. Amen? Amen? So remember God in the days of old. Huwag na huwag mong kakalimutan ang Panginoon sa iyong buhay kabataan. Dahil sayang ang iyong kabataan kung walang Panginoon. Wala kang magandang kinabukasan. Amen? Amen? Masasayang lahat. Sayang ang buhay pag walang Panginoon. Life is useless. Life is pointless if you have no God. Kailangan natin ang supreme being. Kailangan natin ang authority na mangunguna sa buhay natin. Kailangan natin ang driver na magmamaneho ng buhay natin. And let Jesus take the wheel. Amen? Hayaan mo ang Diyos ang magmaneho sa buhay mo. Amen? Remember God in the days of your life. Alam niyo, kahit pilitin ko kayo ng pilitin, kahit isiksik ko ng isiksik sa kukote niyo itong sinasabi ko kayo, at the end of the day, it's still up to you. Di ba? Nasa sa inyo pa rin ang desisyon. Sinasabi ko lang to sa inyo. Yun lang ang tanging kaya kong gawin para sa inyo. Ang sabihin sa inyo ang mga epekto nito. Ang sabihin sa inyo ang mga pagpapala ng pagkakaroon ng Diyos sa isang buhay kabataan. Pero at the end of the day, no one can force you, hindi ba? It's still up to you. Your decision kung gusto mo ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga tayo may free. Ikaw pa rin ang magtatakda ng buhay mo. Kung gusto mo ng pinagpalang buhay o gusto mo ng isang palpa at patapon na buhay. It's still up to you. Nasa sa'yo pa rin yun, kabataan. Nagigets ba natin yun? Ikaw pa rin ang magdedesisyon sa pagtanggap kay Kristo sa puso. And I just hope na sa araw na to ay nagawa ko yun para sa inyo. Yun lang ang patatangin kong magawa o gagawa para sa inyo. Ang imulat ang inyong mga puso para magkaroon ng Diyos sa buhay. Because pointless. Believe me. Been there. Done that. Naranasan ko na yan. Tapos na ako yan. Alam ko ang buhay ng walang Panginoon. Alam ko ang buhay na patapon. Alam ko ang buhay na walang patutunguhan
At ngayon, alam ko rin ang buhay na pinagpalain. Amen. Bakit? Natalo ba ako kung nagbigay ako ng buhay ko sa Panginoon? Hindi naman. Talo ba ako? Nagdusa ba ako? Naghirap ba ako nung nagbigay ako ng buhay sa Panginoon? Natalo ba ako? Pinagsisihan ko ba na, Lord, binigay ko sa iyo buhay ko, pero ito ako ngayon. Wala akong makain, nagdidil-dil ako ng asin. Hindi. Actually, God has blessed me so much. At yun ang isa sa mga sobrang pinagpapasalamat ko sa iyo. God has blessed me so much. Nakarating ako sa mga lugar na hindi ko kayang puntahan. Nasabi ko, naiisip ko, na siguro kahit magtrabaho ako ng magtrabaho, kumain ako ng kumain sa pagtatrabaho, mahihirapan pa rin ako mapuntahan itong mga lugar natin. Amen. Kung saan-saan ako nakakarating na lugar na sobrang natutuwa. Nung nakarating ako nung nakaraan sa Gimba, para mag-youth conference. Last year yun, no? Nung nag-youth conference tayo sa Gimba. Nakarating, nung nagpunta ako ng Cabiao, para mag-youth conference. Sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nakita ko kung gaano karaming kabataan yung natulungan. Sabi ko, Lord, hindi na wala ng saysay pagbibigay ng buhay ko sa iyo. Nakita ko sa harap ko yung napakaraming kabataan doon. At wala akong ibang magawa kundi magpatirapa sa harap ng Panginoon. Kundi lumuhod sa harap ng Panginoon at magpakumbaba sapagkat biniyayaan niya. Hindi nawala ng silbi. Hindi nawala ng saysay. Ang pagbibigay ko ng buhay sa Panginoon. Amen. Amen. So ito ang gusto kong mangyari sa inyo ngayon. Ang huwag niyong itakwil ang Diyos sa inyong buhay na pag-aaral. You could have a glorious and joyful youth but still having God. Amen. In this past few days nga lang, di ba? Kasama naman natin ang Panginoon, ha? May ginawa ba tayong kasalanan? Wala naman, di ba? Pero masaya tayo, di ba? E kagabi nga lang, nakikita ko, tawa kayo ng tao. Yung isang gabi nga lang, nakikita ko yung mga ligaya sa mga buhay. Yung mga ngiti nyo, grabe, di ba? Kung magtawa na kayo, amen? So you could still have a joyful youth and still have God. Kaya yung magkaroon ng maligayang kabataan at pero hindi tinatakwil ang Panginoon. Amen? Kaya yung pagsabay. Kaya mo yung mga kabataan. So this very day, start living a youth life with Christ. Mabuhay kayo ng inyong buhay kabataan kasama si Kristo. Walk with Christ. Amen? Lumakad kayo kasabay si Kristo. Amen? Amen? Kaya mga kabataan, ito na ang panahon na pagbibigay ng buhay kay Kristo. Wala nang ibang panahon na pagbibigay ng buhay kay Kristo. Ngayon niya. Tayo natin tumayo. Pagtaas tayo ng kamay, patungo ng lahat.
Show humility. Show respect to the Almighty. Magpakita tayo ng respeto sa pinakamakapangyarihan. Kasama. Although dumating ako sa point ng buhay ko na nakalimutan
Kinalimutan ko ang Diyos sa buhay ko. Bangat pinalaki akong may Diyos, lumaki akong may Diyos, alam kong may Diyos. Pero bakit pinili kong hindi siya pansinin itong mga nakaraang taon ng buhay? Pero sa kabila ng lahat ng ito, nasaan ako? Natapuan ko yung sarili kong iyakap uli ng Panginoon. At yun yung isa sa pinakamagandang naranasan ko sa buhay ko. Doon ko naranasan sa buhay ko na hindi ako nag-iisa. Naranasan ko na may tatay ako na makapangyarihan sa langit na hanggang kumalina sa akin pag nasasaktan na ako. Na umiiyak na ako na hindi ko na kaya dahil sa mga nangyayari sa buhay ko. Doon ko naramdam yung pag-ibig niya sa akin. Naramdaman ko yung yakap niya, yung kalinga niya sa buhay ko. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko sa kanya, eh how much more kayo? Napakapalad nyo. Sa murang edad nyo na yan, ay narito kayo, nasa harap ng Panginoon, nagpapakumbaba sa kanya. Eh kung ako nga eh, sa kabila ng lahat ng kasalanan at pagpupulang, makapait na pinagdaan at minahal pa rin ng Diyos, pinagpala. Eh how much more kayo na hindi niya kayang mahalin na nandito ngayon at nagpapakumbaba sa harapan niya? Na nagsasabing, Lord, mahal kita. How much more na hindi niya kayo kayang mahalin at pagpalaan? Napakapahalin yung mga kapatahan. Tunay na lang po kayo'y pinili sa huling kapanahonan ito. Alam niyo, naiingil niya ako sa inyo. Sabi ko, kung may ibabalik ko lang yung nakaraan ko, kung may ibabalik ko lang yung mga taon na sinayang ko, kung may ibabalik ko lang ayoko nang balikan, ayoko nang gawin sana. Dahil sa tutok-tutok ko naranasan ang matinding sakit. Nakaranas ako ng update na halos hindi na kayanin. Nagdamdamin ko. Nakaranas ako ng sakit sa mundong ito. At napakaraming paraan ang sinubukan ko para ambientahan tong sakit na to, para pagtakpan yung sakit. Pero bigo. Bigo, sabi ko, bigo. Wala akong nampala sa mundo ko. Wala akong nampala till I met God. Hanggang sa kinausap ako personal ng Panginoon, nasabi niya sa akin, anak, tama na. Balik ka na sa akin. Alam mo, ang Diyos parang tatay talaga, parang magulang. Kakausapin kanya na bilang isang anak talaga. At gano'n ang ginawa niya sa akin. Sabi niya, anak, balik ka na. Namimiss na kita. Balik ka na sa piling ko. Nasasaktan ka na ng mundo. Nahihirapan ka na. Nakikita kong nagdudusa ka na. Nakikita kong hindi mo na kaya at malapit ka ng bumigay. Balik ka na, anak. Kaya pa kitang salbay. Kaya pa kitang iyahon. At sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil isa siya. O siya lang ang tanging nakapag-aho. Kaya napakapanan ng mga kapatahan. Wow.
Owen, God. Yun lang ang pakiusap ko sa kanya. Ano mang gawin niyo sa buhay na to? Alalahanin niyo ang Panginoon. Tanungin niyo ang sarili niyo sa lahat ng gagawin niyo. Gusto ba ng Panginoon itong ginagawa ko? Will the Lord approve? Pagkatapos ba ng ginawa ko itong bagay na ito, at mamahalin pa rin ba ako ng Panginoon? Tatanggapin pa rin ba ako ng Panginoon? So walk with the Lord. Talk to your God. Ihingi mo lahat ng kapatawaran, lahat ng kasalanan mo. Alam mo sa sarili mo kung ano ang mga kasalanan mo. Alam na alam mo kung ano ang maling nagawa mo. Sabihin mo sa Panginoon, aminin mo, confess your sins. Repentance starts from confessing. Hindi mo may sisisi ng kasalanan ng mga kasalanan mo hanggang hindi mo inaamin ang ginawa mo. At dyan magsisimula ang iyong holy na. Dyan magsisimula ang iyong banal na buhay. So, talk to the Lord this morning. Aminin mo sa kanya. Talk to the Lord, Dios. Oh,
sapat at matatag na sandalan sa buhay niyo ang Panginoon. Because when all else fails, God never fails. Pag nagkulang sa inyo ang mundo, hindi magkukulang sa inyo ang Panginoon. Maaaring magkulang sa inyo mga magulang niyo. Maaaring magkulang sa inyo kung mga pastor niyo dahil tao lang kami, tao lang sila. Pero ang Diyos, hindi magkukulang sa buhay. Pero ngayong oras at araw na ito, pagmumbiguin ng Panginoon.
pare at napakatagalin ang time ng Panginoon. Ang magandang ito sa buhay. Ang makapag-usap kayong dalawa ng Panginoon. So talk to the Lord. Akong bigoy. Ay, diyayakap kayo ng Panginoon. The Lord is
kahit silang tao, ang iyong ginagawa para sa Panginoon. Hindi ko alam na alam ng Panginoon. May nag-aantay na reward para sa iyo. So huwag mong itigil ang ginagawa mo para sa Panginoon. Ano man yung aspeto ng paglilingkod ang ginagawa mo. God has a reward for you. God will bless you. Hindi ka man nakapansin ng marami. Pero special ka sa mata ng Diyos. Ng Panginoon.
continue to love the Lord and accept God now. Because God says, more para sa akin. Kaya sinasabi sa inyo lahat ng mga, more para sa akin. Dahil ganung araw to, handa na ako ibagsak ang presensya ko para sa inyo. Handa na ako ipitay. Handa na akong buksan ang turungawan ng langit at magpalay kayo kung handa na ang mga puso niyong lumahan kasama. So come to the Lord and accept God now! Give your thanks to your God.
Pasalamat kayo sa Panginoon. Tunay nga na kayo ay isa ng bagong kabataan. So Lord, maraming salamat sa buhay ng mga kabataan ito. Maraming salamat sa pagpili sa buhay ng mga kabataan ito. At maraming salamat pagkat hindi mo kami binigo ngayong araw na ito. Kaya sa iyo lamang namin binabalik ang papuri, pasasalamat sa iyong pinakamataas at pinakamakapangyarihang pangalan. Binabalik namin sa iyo lahat ng kaluwalhatian, kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Kristo at ang lahat na anak ng Pinoy Diyos ay magsabi na, Amen. Hindi mainit, no? Makulimlim. So, magla-lunch na tayo. Handa na ba dyan? Hindi pa? Okay, so, magkakaroon tayo ng konting salo-salo, lunch. So, as you could see, andun sa likod yung ating lunch. Ayun, nakikita nyo? Magkakaroon tayo ng boodle fight, okay? So, walang gagamit ngayon ng plato, ng kutsara, ng tinidor. Kakain tayo ng sama-sama, okay? Amen? Kakain tayo na parang mga tunay na mandirigma. Amen? Kakain tayo na parang mga tunay na sundalo. Amen? Because we are God's legionary. Amen? Ang ibig sabihin po ng legionary ay sundalo. Amen? Tayo ay mga sundalo ng Diyos. Amen? So, habang inaantay yung pagkain, ilike niyo po yung ano natin, ha, yung page natin sa Facebook. Sino yung mga nakalike sa page natin sa Facebook? Yung God's Legionnaire na page. Yan. So, meron po tayong page sa Facebook na God's Legionnaire. Kung nakikita niyo po, tayo nga yung mga naka-t-shirt ng GL. Yan. So, yan po yung t-shirt na nirelease natin nung nakaraan, last year. Yan po yung logo natin. Kung makikita nyo, yan, harap nga kayo sa mga salita. Yan, yan yung logo natin na makikita nyo sa Facebook. Okay? So, dalawa yung God's Legionnaire doon. Yun, ilike nyo yung page natin sa Facebook, God's Legionnaire, GODSLEGIONNAIRES. So, yan yung logo natin kung makikita nyo. Tapos yung mga pictures natin dito sa youth camp na naganap na youth camp for 3 days, dun yung makikita, okay? So, pakilike yung page natin sa God's Legionnaire. Dalawa yun na, may page at merong group. Dun yung page, ilike nyo yung page, okay? Pero kung gusto nyo magpa-admin sa group, pwede rin. So, pero yung page ang importante kasi doon kami nagpo-post, okay? Tapos, Kingdom of Jesus sa Facebook. Kingdom of Jesus sa Facebook, KOJF sa YouTube, at cannot be shaken sa Twitter. Okay? So, yun ay mga konting announcement. So, mag-closing prayer muna tayo at ililipat daw yung pagkain dito. Dito na raw tayo kakain. Sige, tayo lang muna ito mayo para sa ating pangokas na panalangin. Tayo'y manalangin. Lord, maraming salamat sa naranasan namin muli. Lord, tunay nga hindi mo kami binigo, Father God. Maraming salamat dahil nalaman namin ang dapat namin malaman. Maraming salamat dahil ikay muli nangusap sa amin gamit ang iyong lingkod na ginamit ngayon. Lord, maraming salamat dahil binukas mo ang aming mata upang makita ang hindi namin nakikita. Marinig ang hindi namin narinig, Father God, at malaman ang hindi pa namin nalalaman. Maraming salamat, Father God, dahil tunay nga kayo'y gumalaw, kumilos. Tunay ngayon kami hindi lamang napuno, Father God, ng kagalakan, kundi kami din napuno ng presensya niyo. Lord, maraming salamat dahil kayo, Father God, ay nandito at hinipon niyo ang bawat kabataan na nandito. Lord, sa lahat ng aming panggagawin, kayo po'y gumabay sa amin. Maraming salamat sa lingkod niyo, Father God. Tunay nga pinapalakas niyo siya, ginagamit, Father God. At Lord, ang bawat kabataan na narinito, Father God, ay
Indeed, darami pa kami, Father God. At Lord, alam ko, ito pa lamang simula ng maayos, magandang camp namin, Father God. And more are yet to come, Father God. More successful camp are yet to come. And Lord, sa aming pagsasaluhan, sa aming kakainin, Father God, kayo, Father God, ang sumama sa amin. May we have the fellowship, the bonding, the Father God. And maraming salamat sa bawat isa na naglaan ng oras upang ito'y aming makain, Father God. Thank you for the support, Father God. And Lord, indeed, mag-enjoy kami, Father God. Ito ang aming samutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So much love in the kingdom.